Ang mga parents ang gusto ng parents natin, tapay na rin na walang bisyo. Sabihin sa kagad sa mga anak, to, huwag kang maligarilyo, huwag kang uminom ng alak, huwag kang magdruga, kasi mga sisira. Matanim sa ating isipan na kung paano tayo iningatan ng ating mga magulang sa simula pa lang na tayo ay dinala sa kanilang sinapupunan at pinalaki po tayo. Kaya, you came to save me, to show me that it's just a prayer away. Walang anumang subject ang makaka-transform. Lahat ng subject, curriculum, ang mga luha sa ating mga mata
na naman. Para saan ba ang lahat ng iyon? Para sa kanyang sarili? Hindi. Hindi lamang para i-inform tayo na may Diyos. Hindi ang paraan na mag-inform ang isang tao, kundi tanggapin ang kanyang ginawa ay mangyayari naman sa isang tao kung si Jesucristo ay naman ngayong umaga. Gusto nyo ba ang marasuwang? Kung iisa lamang, isang tao lamang ang kailangan natin. Tatanggapin nyo ba? Ito lang kayo. Sa pagtaas ng matuyo ang utak, madaling makalimot, cancer, nagkakasusira sa pang-iisip. Oh, ang ulang na ilong na nasira. Nakakatawa naman at napapansin ko na natats ang lahat. Nasira ang mata ng mga estudyante, kasama ang mga ma'am, no? Very touching yung paghihirap na ginawa o naranasan ni Jesus Christ para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan.